Magandang araw mga manunood. Salamat sa panunood ng aking vlog. Mangyaring mag-subscribe sa aking channel at suportahan sa pamamagitan ng hindi paglaktaw sa advertisement. Ang destinasyon ngayon ng motorcycle tour ride. Pupunta tayo sa Santa Rosa de Lima Parish Church na matatagpuan sa Santa Rosa, Laguna. Thank you.
Ang Santa Rosa de Lima Parish Church ay itinayo noong taong 1772 sa pagdating ng paring Katolikong Espanyol na si Francisco Favie. Parehong natapos ang simbahan at ang kumbento sa loob ng 12 taon. Ito ay binasbasan noong ika-4 ng Agosto taong 1812. Ang unang misa ay ginanap noong 30 ng Agosto taong 1812 bilang parangal sa patron na si Rose ng Lima, kasama si Fray Francisco Favie, O.P. ang unang cura paroko. Noong 1970, itinayo ng mga prayling Espanyol ang kasalukuyang gusali ng simbahan gamit ang mga manggagawa mula sa China na kalaunan ay naging mga ina po ng mga matandang pamilyang Chino sa Santa Rosa kabilang ang mga Lijauco at ang mga Tiongko. Ang lumang kumbento ay ngayon ang pangunahing gusali ng Canossa School. Sa halip na Bucol, pinili ng mga residente na pangalanan ang bayan na Santa Rosa. Ang orihinal na gusali ay nananatiling nakatayo sa tabi ng Old Government Building at kilala bilang Museo de Santa Rosa. Ang simbahan ay may 8 malalaking kampana na may mga tunog na naririnig sa malalayong baryo. Ang bawat kampana ay nakikilala sa isang santo, Santa Rosa de Lima, ang pinakamalaking kampana. Santa Barbara, Santissimo Sacramento, San Juan Bautista, San Jose, Santa Cecilia, Santo Domingo de Guzman, Niño Jesus, ang pangalan ng patron, ang pangalan ng tagagawa, at ang kanyang tirahan, ang pari noon ay nagsisilbing kura, ang taon ng paghahagis, at ang pangalan ng donor, kung mayroon man, ay nakaukit sa kampana. Orasan ng Old Facade, ang simbahan ay may orasan na may sukat na 1.5 metro, 4.9 pie, ang diametro na tumutunog bawat quarter hour. Nawasak ito sa isang dogfight sa pagitan ng United States Air Force at Imperial Japanese Air Forces, na binuwag kasama nito ang mga estatwa ng mga santo, lalo na ang mga ginagamit ng simbahan sa mga prosesyon sa panahon ng Semana Santa. Mga pintura, ang imahe ni Haring David sa kisame ng loft ng Coro si Fray Andres Tejeder, OKT. 1916 Pep, 1926, isang paring Espanyol ng Dominican Order, ay nagbigay inspirasyon kay Mariano Perlas Sr., isang katutubong pintor ng Santa Rosa noong unang bahagi ng ika-20 siglo, upang ipinta ang kisame ng simbahan. Ito ay isang mahusay na atraksyon mula 1923 hanggang 1960. Kabilang sa mga painting ay ang Assumption of the Blessed Virgin, ang Coronation, ang apat na Ebanghelista at Saint Roch. Noong panahon ni Padre Agustin Reyes, 1957 hanggang 1966, ang mga pintura ay tinanggal ng muling pininturahan ang kisame noong 1960 dahil ang ilang mga larawan ay nasira ng mga paniki at panahon. Ang dalawang painting sa kisame ng choir loft o coro, ang imahe ng mga patron saint ng Kristiyanong musika ang banal na Haring David na may alpa at si Saint Cecilia sa piano, ay ang tanging mga labi ng higit sa isang dosenang mga painting. Noong si Padre Benito pagsuyuin ang cura paroko, ang ilang mga kwadro na nabubulok sa sakristan ay natipon at ipinapinta muli ni Dr. Pedro Rivera. Ang mga ito ay naka-frame at naka-display sa likod na bahagi ng simbahan. Thank you.
Uy, kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-click ka sa ibaba. O mag-subscribe sa button. O pindutin ang notification bell. O mag-iwan ka ng komento. Salamat, see you next sa aking vlog.